Hi fam, welcome back to another vlog. So it's our third day and our last full day here in Taipei. And alas 10 na ng umaga ngayon, ang sarap ulit ng tulog ko. 8 full hours ng sleep, no? And gusto ko talaga yung hotel, napaka-comfortable nung kama. And super lapit sa Simending. Anyway, for today's video, ang gagawin natin is mamimili tayo. Gagamitin natin yung 5,000 NTD na napanalunan natin sa Taiwan Lucky Land. According to Google, ang pwede daw na pagbilan is yung mga Watson, 7-Eleven, High Life, Family Mart, meron ding EBC Mart, pwede din bumili ng shoes, tapos pwede din daw sa PX Mart kung gusto ng mga Taiwan pasalubong. So, tignan na lang natin kung saan tayo, pero baka dumaan tayo ng EBC Mart or PX Mart para sa mga Taiwanese pasalubong, o diba? After natin mamili, tignan natin kung makadaan pa tayo ng Donki, no? Kasi gusto kong dumaan ng Donki and tignan ko ano yung mga products ng Donki dito sa Taiwan. Tapos after that, balik tayo dito sa hotel. Ayusin natin yung mga gamit. Actually, ihin na yung mga gamit ko. And ipack na natin kasi mag-check out tayo. After check out, tignan na lang natin kung saan pa tayo pupunta. So tala, samahan niyo ako for today and let's explore more of Taiwan. Okay, nandito na tayo sa baba ng Tomorrow Hotel. So ang plan ko today is gamitin natin yung hospitality voucher na nakuha natin dito sa hotel. Para makakuha tayo ng coffee, tapos grab na lang tayo ng parang sandwich sa labas. Kasi parang marami yatang natitinda ng parang take-away breakfast sa Simending. So yun yung plano kong gawin. Kaya kuha na lang tayo ng coffee dito. Ayan. Part siya nung hospitality voucher natin, di ba? Meron pa tayong $400. Eh, yung coffee dito parang nasa $100 na. So may matitira pa tayong $300. Diba? So kuha muna tayong kape. By the way, I'm using the cream coat na nabili natin sa GU. Nasuot na rin natin ito sa previous Taiwan trip natin. And yeah, super ROI ko na talaga siya. Yan ang peg ng outfit natin ngayon. White on cream. Ganon. I'm wearing cream pants na nabili natin sa Hongdae. Tapos shirt from Uniqlo. Tapos coat from GU. Although yung shoes ko, hindi na ako nagpalit kasi naman akong dalang extra shoes. Yung NB na black yung dala natin. Ayan o, Amerikano. $100. Gamitin natin siya. Okay, got our iced latte. Wala nga lang iced Americano. Gusto ko sana ng Americano. So, hot lang yung Americano nung vending machine. So, I just got an iced latte instead. So, labas na tayo. And alam nyo, good thing according to the weather forecast, wala na lang ulan. As in, buong maghapon, hindi na uulan. Yay! Diba? Ang saya. 11 a.m. pa lang check-out time. Alas 10 na. Sabi ko, wala nang isang oras tayong mag-e-explore. Eh, di nagtanong ako kung pwedeng mag-late check-out. Pwede naman daw. $200 ang babayaran per hour. Pwede na din. Kaysa naman magmadali tayong lumabas. Ayun ang Simending area. The famous Taipei photo spot. Ito na ang nilalakad natin. Wow, ang sarap naman makita ng Simending na walang ulan. Gosh, ang saya. Oh, ayan. Ito yung sinasabi ko. Ayan. Pipila tayo doon. Ito yung mga flavors nila. Ang pangalan pala is Flaky Scallion Pancake. Okay, bil tayo. Ayan o. Sarado pa yung ABC Mart sa Simending. Hindi ko alam kung anong oras mag-o-open. So ngayon, papunta tayo ng PX Mart. Mamimili muna tayo ng mga Taiwanese pasalubong. Okay, we made it to PX Mart. Time to shop for groceries. Hello. Do you accept this? Yes. $1,000. Okay. Thank you. And na-accept daw hanggang $1,000. Let's go. Bibili natin. Huwag tayo sa mga fresh produce kasi baka masira na pag-uwi natin. Sige, anong meron dito? Kimchi ba to? Ang kimchi. Okay. Huwag na yung kimchi. Meron na tayo yan sa atin eh. Ano ba magandang bilhin dito? Mushroom? Ito parang mga sauces to. Soy sauce. Kadiretso tayo doon. I see. Ito yata yung mga pwedeng pampasalubong items. Ayan o. Coffee. Matcha. Ayan, coffee din. Meron pa sa baba. Basement 1. Ayan, mga noodles. Sige, tignan nga natin anong meron sa baba.
Ito, nugat. Pwedeng pampasalubong to, oh. Ah, so nandito sa baba yung mga pwedeng pampasalubong. Sa taas yung parang mga groceries talaga. Okay. Pili na tayo. Ang dami, oh. Sige, hanap tayo. Oh, may mga vitamins din. So, pwede yan. Kasama yan. Diba? Parang katulad nung Meito, oh, yung binibili natin sa Japan. Ano kaya? Nugat na lang siguro. Ayan, oh. 55 lang. Sige, bili tayo nito. Parang bubble tea flavor. Tapos ito, strawberry. Ayun, ayun, nakuha natin. I-haul na lang natin ito mamaya. Okay, got our goodies. Lumagpas ng 1,000. So, ang ginawa niya, dalawang transaction. So, I guess pwede naman pala. Yung limit na 1,000 is per transaction. Anyway, pwede pa tayong gumamit sa iba. 7-Eleven nga, pwede. Bili kaya tayo 7-Eleven, no? Sige, para isahan na lang. Ayun, 7-Eleven. This is what we bought. Haul na lang mamaya. Got our 7-Eleven goodies. Yay! Ang total ay $993. Diba? Sakto lang. And we're not done yet. Meron pa tayong i-spend. Punta tayo sa Watson's kasi pwede sa Watson's. Let's spend another $1,000 sa Watson's. Grabe, ang dami nating perks sa trip na to. Thank you so much, Taiwan Tourism, for the Lucky Land. Kalain mo yun. All of this are free. We're back sa Simenting. Now, mag-shopping tayo sa Watson's. So, laki ng Watson's. Actually, yan yung hotel natin. Katabi lang siya ng Watson's. These two, $909. Okay. Ayan na, Watson's na tayo. Tapos na tayo mag-shopping. Grabe, thank you so much. Taiwan Tourism! Pero alam niyo, fam, kanina ko lang nalaman sa Watson's na you can only spend $3,000 a day. So yung $5,000, unfortunately, hindi natin siya kayang i-spend ngayon. Hanggang $3,000 lang pala tayo kasi per day siya. Had I known nung first day pa lang, sana nag-spend na pala ako, diba? Pero yeah, okay lang yan. That's life. Hindi naman natin mako-control everything. So okay na yan. Okay na tayo sa $3,000. Hello? $3,000 is $3,000. Pero yung matitira, sayang, no? Hindi ko lang alam kung pwedeng ibigay yung iPad sa iba na pupunta rin dito sa Taiwan. So, let me know in the comment section below para kung pwede, sige, I can give to anyone naman na who would like to use the remaining balance of the iPad. Anyway, pakita ko sa inyo yung binili natin ng mabilis na mabilis dahil mag-impake na tayo. It's currently 11:52. Late na tayo. 11 a.m. ang checkout. Pero magbabayad na lang siguro ako ng late checkout. So, ito lang yung nabili ko sa Watson's. L'Oreal Excellence na pangkulay. Bigay natin kay Mamang. Tapos, ito yung mga binili ko sa PX Mart. So, nougat, milky flavor, strawberry flavor, tapos, ang tawag dito, nori sheets, and then sneakers, chocolate, favorite ni Papang. Yan, I got 4. Meron din pala yung nougat ulit, strawberry and bubble tea. We have this biscuit na chocolate, nuts, of course, tapos, pineapple cake. Ayan. Apat. Yung itsura niya, oh. Okay. Next naman. Hindi pa ako nakapag-breakfast. Bibili sana ako dun sa labas sa Simenti. Kaso ang haba ng pila. So, hindi na lang. Sayang kasi yung oras natin. Next are the items that we bought in 7-Eleven. This one's pork jerky. Tapos, bumili ako ng iba't ibang uri ng nuts. Dahil favorite ni Papa ang nuts. Garlic peanuts, this one's peanut cube, tapos almond strips and fish, and then we have garlic roasted almonds, and honey roasted cashews, and true nuts, iba't ibang klase ng nuts. Tapos I also bought onigiris, ito naman para kay sis dahil favorite niya mga onigiris. Tomorrow ang expiration, so pwede pa itong kainin mamaya or tomorrow morning. And then, bumili ko ng Toblerone. O, diba? 3-6 pieces of Toblerone. Okay, that's it para sa ating mga pinamili. So again, thank you so much kay Taiwan Tourism dahil nakakuha tayo ng $5,000 that we can spend here in Taiwan. Yun nga lang, sad, hindi natin naubos, pero
Okay na okay na yan. Naisip ko sana bumili ng shoes. Kaso naisip ko naman pag bumili ko ng shoes, isahan lang tapos ako lang gagamit. Hindi kagaya kapag mga goods, at least I can share pag uwi sa bahay, di ba? Pasalubong na din ba, kumbaga. So yun, mag-impake na tayo tapos mag-check out tayo and magsa-search ako kung saan masarap mag-lunch. Gusto ko yung parang mga Michelin guide restaurant, ganon. So, magsa-search muna ako, mag-impake na muna tayo. Bumili pala ako yung Carmex na ganito. Pocket Wi-Fi, hindi pwede makalimutan. Actually, maluwag naman kasi yung maleta ko. So, pwede ko ipatong na lang, kahit yun ko na isalagsan. Kasi yung kagandahan kapag may malaki kang maleta, no? Yan siya. Hindi na tayo maghirap at matagalan. Itong pocket wifi, dito na lang muna. Kunin ko yan mamaya. Pag-isosolid na natin yung pocket wifi. Anyway, sige, mag-search muna ako kung saan tayo pwede kumain. Tapos check out na tayo na bit. It's 12:30 na and time for check out. Ang gulo ng buhok ko. Kasi naghiga-higa pa ako habang nagsesearch ng Michelin recommended restaurants dito sa Taipei. And nakakita na tayo, fam. Fortunately, malapit lang siya dito sa Ximending. Pero magta-taxi na lang tayo. And papakita ko sa inyo, it's a Michelin Bib Gourmand restaurant. And ang main dish nila ay Lu Ro Fun. Yun yung sikat na braised pork rice dito sa Taipei. So yun ang kakainin natin for lunch. But for now, mag-check out muna tayo. Iwan natin yung maleta dito. Tapos punta tayo doon. Baka may pila kasi lunchtime and Michelin Bib Gourmand nga siya. So, tiisin natin yung pila. But we'll see. Tara, baba na tayo. Let's say goodbye to our room. Thank you so much, Tomorrow Hotel. I had a great stay here. I really love the location. Super lapit talaga sa Ximending. And everything's malinis, no? Again, if you want to book this hotel, you can book this on Klook and use my code JMBANKISHO to get 5% discount. Dito na tayo sa baba. Meron pala tayo nakuhang lottery ticket. Baka manalo tayo ng makan. So, fill out na natin to. Naka-check out na tayo ng hotel. It's currently 12:44. And alam nyo, they're so nice. Hindi nila ako siningil nung late check-out fee. 2 hours din yun, ha? Diba? So, yeah. Thank you so much, Tomorrow Hotel. Ngayon, magta-taxi na tayo. Niready ko na sa Google yung parang Chinese translation nung pupuntahan natin, no? Kasi minsan yung mga taxi driver kailangan mapakita mo sa kanila yung Chinese address. Hindi lang basta yung English address. So, ayan, may taxi na dito. Sakay na tayo. Yan ang Ximending. Ayan, nakasakay na tayo. Washi Night Market yung pupuntahan natin. Thank you. Hala, ang saya. Sobrang saglit lang yung biyahe. Wala pang 5 minuto. Sobrang lapit lang pala niya. Actually, pwede nga siyang lakarin. Pero kung lalakarin mo, siguro mga 10 to 15 minutes sa lakaran. Ang pamasahe na binayad ko is 90. Eh, ang flag down 85. So, konti lang, di ba? 90, that's around, magkano? 150 pesos. Okay na. Ngayon, nandito na tayo sa Taipei Washi Tourist Night Market. And this is where we will eat our lunch for today. Excited na ba kayo? Dahil ako, excited na. Let's go, kain tayo lunch. Ito siya, Taipei Washi Street Tourist Night Market. So, it's a night market, but you can go here by daytime, of course. I'm so excited to eat. I'm kind of hungry na. Ito, ginseng. Ah, ginseng. Okay. Wow. Uy, ang dami kainan na dito. Chinese Angelica with pork knuckle. Oh, ang haba ng pila. Pag mahaba pila pa, masarap yan. Since 1939 pa to. Oh. Ay, ang cute ng aso. Okay, we made it to Wang's Broth. Since 1975, dito tayo kakain na yun yung pila. Of course, we're gonna line up here. Mahaba yung pila, pero laban.
Okay. Saan ang end ng line? I guess here. Okay, dito. So, this is the line. I guess malapit na tayo. Ang laki rin ng store nila sa loob. I'm excited to eat. Excited na ba kayo, fam? Ako excited na, super. 1 PM na pala, kaya pala super excited na ako mag-lunch dahil wala pa tayong breakfast. Ito yata magsusulat ng menu. Dami nilang ballpen, no? So, ito yung menu nila. Tignan nyo yung price. Sobrang affordable, no? Base pork rice nila, 65. So, that's only 100 pesos. Sabi sa inyo, di ba? Tipid talaga dito sa Taiwan. Tapos, masarap na yung makakain mo. So, ito yung order natin. Braised pork rice with mushroom. Steamed minced pork with pickles in broth and braised duck. Ayan na. Ito siya. Okay, nakapagbayad na ako. Ang total natin ay $165. So, that's less than 300 pesos. Michelin beef gourmand na yung kakainan mo. Okay, fam, ito na yung food natin. Ang bilis, so, braised pork rice, duck egg, and minced pork. Okay. Let's eat. Try mo na natin yung soup. Yung soup, parang sakto lang. Para siyang... Ano ba? Parang soup na may adobo sauce doon. The minced pork is good. Unexpectedly, malambot pala siya. Kasi pag tinignan mo siya, parang ang tigas yung laman niya. Pero malambot, tapos masarap. Let's try the braised pork with mushroom. Oh wow. The braised pork, so good, so fatty, super lambot. And alam nyo, yung mushroom nagko-complement sa lasa ng braised pork. Kasi minsan, kapag kakain ka lang ng braised pork rice, parang medyo nakakaumay siya kasi nga ang fatty niya. Pero with the mushroom, na-balance yung lasa. Sarap. Let's try the duck egg. Duck egg. Para siyang penne sa atin, pero dito, maalat kasi may timpla ng soy sauce. Minced pork. Sarap? Ayan. Yung mushroom ang lalaki, oh. Panalo talaga yung braised pork ng Taiwan, no? Sa atin, walang ganito, no? So good. Done with our lunch. Ang sarap. Grabe. Ganun nakabilis, no? Actually, advantage din kasi na mag-isa lang ako. Kasi nabigyan agad ako ng table. May mga in-skip akong people. Kasi nagtatanong si ate yung nag-a-assist sa labas. Kung ilan, ilan, ganun. Eh nakikita ko sila. Nagsasign na 2, 3. So, nag-ganun ako. Although, hindi kasi nag-English o ganun lang. Kasi yung tinawag ako, tapos pina-order agad. So what can I say about the food? Masarap. The minced pork is just so-so, but the Lu Rou Fan with the mushroom, sarap. Ngayon, wala kasing drinks na kasama yon, so bibili tayo ng drinks. Parang gusto ko ng black tea ulit, katulad nung ininom natin kahapon. Yan, dito tayo bumibili sa kanya. Meron naman palang English. Turo pa ako ng turo dun sa harap. Thank you! Ayan na, bilis. Thank you! Medium lang to ha, pero ang laki, grabe. Black tea! Okay, may next tayong itatry dito. It's another Michelin Beef Gourmand restaurant dito sa... Ano nga pangalan ng night market? Nakalimutan ko.
Anyway, katabi lang, halos katabihan lang siya ng Wang's Broth. Like, 3 stalls away lang siya. Kakain tayo ng guabao. You know guabao? Isa yun sa mga sikat na dishes din dito sa Taiwan. It's like, isyopaw, pero it's not. It's guabao. Pakita ko sa inyo. Ito siya, fam. It's Yuan Fang Guabao. Videohan natin yung paggawa nila. Ayan! So, ayan yung tinapay. Tapos, papalaman na nila ng pork. Ang lalagyan ng mga gulay sa loob, may coriander. So, that's what we're gonna try. It's a Michelin bib gourmand. Ayan, no? Nice, no? O, ito naman yung line for the guabao. Ito na nila ginagawa. O, tignan niyo yung pork. Kaya sobrang lambot. Kasi pinapakuluan talaga ng kataga. Tapos yan yung papalaman. Here's the menu, o diba mura lang din, $60. Ayan o, pinipinch nila yung pork to make sure na malambot talaga. Pag hindi, ibabalik na nila. Thank you. Here's our guabao, yay! Ayan siya, o maraming coriander, tapos may pork, ito I'm not sure what's this, but yeah. Okay, let's eat our guabao. Alam nyo, inabot na tayo ng 2 PM kaka-food trip dito. Pero okay lang, chill naman tayo. Peanut sauce pala yung nilagay. You know, the pork is so tender. Bias ako, fam, kasi you know I love coriander, di ba? Kaya sobrang type na type ko talaga siya. Ito lang yung gulay yung hindi ko alam kung ano. But yeah, ang ingredients niya is the peanut sauce. Na parang may sugar, pork, coriander, tapos yung gulay. Tapos malambot din yung tinapay niya na parang siopaw. But it's not siopaw, it's guabao. Mainit pa. Sana magkaroon na nito sa atin, no? Sobrang lambot ng pork kasi nakita ko talaga si ate kanina. Kinukuha straight from the kuluan. Tapos pinipinch. Kapag pinch tapos hindi pa malambot, binabalik. Tapos kukuha ng bago. They're making sure na malambot yung pork bago nila i-serve. Sige, ubusin muna natin ito. Sarap! Kaya siya Michelin Bib Gourmand. Okay, we're done with our food trip. Grabe ang sasarap. Well, kaya naman siya Michelin Bib Gourmand kasi masarap. So alam nyo na ha, kung naghahanap kayo ng Michelin Bib Gourmand restaurants na malapit sa Simenting. Favorite ko na rin yung Black Tea dito. Ngayon, labas na tayo dun sa main road. Sakay ulit tayo ng taxi pabalik ng ating hotel. Alas 2 pa lang. Plano kong umalis ng Simenting papuntang airport, mga 4 eh. Para 5 to 5.30 nandun kasi 7.40 pa pala ang flight natin pabalik. Nagtitingin na nila ako dito, fam. Kasi nga may hawak akong phone, di ba? Tapos kausap ko sa phone. Di siguro sila sanay. Pero okay lang, di man lang ako naintindihan, di ba? Sakay tayong taxi. Pangalan ng night market is Taipei Washi Night Market. Ayan, taxi na tayo. Pabalik ng ating hotel. Balik muna tayo kasi may stop pa ako dun for dessert. Doon tayo mag-dessert sa hotel. Back here sa Simenting area, yan ang hotel natin. Ang binayad natin sa taxi ay $100. Tawid tayo. Dito na tayo sa hotel ulit. And kukuha lang tayo ng ice cream. Meron pa tayong hospitality voucher. At tatlo pa, binawasan ko na lang isa for the ice cream. So meron pa tayong 2. After nito, since maaga pa, magpapa-foot massage tayo. Isa ang foot massage sa the best na gawin dito sa Taipei. No? Kung may time kayo, and kagaya ko na naghihintay na lang ng oras, pwede kayo magpa-foot massage. I remember last time we were here, nung nag-layover tayo ni Papang, niyaya ko sana siya mag-foot massage. Kaso parang pagod na, and he opted na pumunta lang ng airport, kaya hindi tayo nakapagpa-foot massage.
But this time, papa-foot massage tayo kasi may time pa naman tayo. It's currently 2:15 p.m. So, gusto kong kumuha ng 1 hour na foot massage. Got our ice cream. Nalabas na tayo. Punta tayo sa foot massage. Malapit lang sa hotel natin. Few steps away lang. Let's go. Yung malamig na pero nag-ice cream ka pa. Ayan, oh. Hanapin nyo lang yung may mga ganyang signage ng foot. So, pwede kayo pa-foot massage dyan. Tapos, 988. Yan lagi yung pinupuntahan natin even before. Kasi hindi pwedeng tumawid dito. Balik tayo dito sa Tawiran. Yan yung hotel natin. No? Tomorrow hotel. Not today, but tomorrow. Char. Tignan nyo yung temperature ngayon. 13 degrees. Kaya ang lamig. Yan, dito na yung foot massage. Yun. This one. Ayan o. 70 minutes, 1,000. Or 30 minutes. Foot massage tayo eh. 40 minutes, ayun. Foot massage, 600. Start na tayo. So, 70 minutes yung kinuha ko. $1,000. 10 minutes na shoulder massage. Tapos, 60 minutes yung foot massage. Para sulit, minsan lang naman. Okay, start na tayo. Yan ang sinong ano, sakit. So, pwede mag-charge. Sarap, grabe. Pinipisil talaga yung bawat talihin. Nanghihi ako ng pino. Ang sarap ang init. Naantok na ako. Ngayon na, patapos na. Sarap ng tawin, mainit. Sobrang sarap na ako para kumakatulog. It's 3:40 na ng hapon and tapos na tayo magpa-foot massage. Grabe, ang sarap. Halos makatulog na. Pero alam yun, lamig na yun. O, dahil mas manipis na yung suot kong coat. Hapon kasi yung black makapal-kapal yun kaysa dito sa cream. So, balik na tayo ng hotel. Kunin na natin yung maleta natin. Tapos, ito tayo ng Taipei Main Station. Doon tayo sasakay ng express train going to the airport na. Let's go! 3:51 na. Claim na natin tong dalawa, coffee and cake. Tapos kunin natin yung maleta. Alis na tayo. Magta-taxi tayo papuntang Taipei Main Station. Pwede naman nakalang yan, 15 minutes. Pero mag-taxi na lang tayo. Siguro mga $100 lang pamasahe dyan. Tapos doon na tayo magtitrain. Let's go. Okay, we're ready to leave. Cookies na lang kinuha ko instead of cake para mababag natin. Tsaka coffee. Sakay na tayong taxi sa labas. So, nandito na tayo sa A1. Umalis na yung taxi yung sinakya natin. Ayun yung maleta natin. Ang binayad natin ay $120. So, tara, pasok na tayo. Made it here sa Terminal 1. And, yeah, akit na tayo. It's currently 5:07. Less than 3 hours before our flight, no? So, okay lang. May time pa tayong magliwaliw sa Taoyuan Airport. Ibabalik pa natin yung pocket wifi. Sige, hit na tayo. Labas na tayo. Oh, may 2003 pa tayo sa iPass, diba? Let's go! Okay, dito na tayo sa check-in counter. So, mag-check-in na tayo. Sana naman hindi lumagpas yung bagahe natin ng 20 kilos. Hindi ko na ito natimbang kanina. Sobrang pagmamadali. Babalik pa natin yung wifi natin. Sobrang okay ng wifi, no? Ayan, oo.
Tapos ang tagal pa malobat. As in, natatapos na yung isang buong araw, hindi pa lobat. So, kung gusto nyo rin mag-book ng packet wifi, pwede kayo mag-book sa Klook. Ilalagay ko yung link sa description box below and use my code JM Banquisho to get additional discounts. Mga 18.2. Tama ako, diba? Sabi ko kanina, nasa 15 to 18 lang yung bagahe natin. Yeah. Okay, lumagpas na yung bagahe natin. Let's go! Return na natin yung packet wifi natin dito sa Unite Traveler, Klook. Okay, fam, nandito tayo sa food court and quick bite muna tayo. We have chicken, rice, fries. So ito yung itsura ng food court nila. Sa basement 1 to ng departures area. Let's eat! Lusot na tayo sa immigration and papunta na tayo sa boarding gate. Alam niyo kung anong oras yung boarding? 6:55. 6:50 na! 5 minutes before boarding. Pero kung ano makabot tayo kasi andyan pa yung mga tao. Madaling-madali pa ako, no? Wala pa pala. Anyway, ayan na yung gate natin, B1R. Medyo mainit na dito sa loob ng airport, ha? Mga kailangan ko lang ko ba rin yung coat ko. Dito tayo, B1R. Waiting lounge. Parang wala nang tao, ha? Ano, sumakay na sila? Okay, fam, boarding na tayo. Delayed lang yung flight ng isang oras yata. Ayan, sasakay tayo ng bus. Time to sleep. Okay, fam, we're here na sa Manila and nandito tayo sa NAIA Terminal 1. And alam niyo kung ano oras na? Alas 2 na lang. Madaling araw ngayon. Super delayed yung flight ng 4 hours, no? We were supposed to land here ng 10:30. Pero hindi tayo agad nakaalis ng Taoyuan Airport. Ang nangyari, nagka-problema sa isang runway. Dalawa daw kasi yung runway nung Taoyuan. Yung isa, may problem. So, isa lang yung naging operational. Kaya, ang daming affected na flight. So, this is not an airline issue. Pero, airport issue siya. First time po may experience yan na madelay ng sobra from an international flight. And, yeah, ganun talaga. In fact, nag-chat nga yung Taiwanese friend ko. Sabi nga niya na news nga daw doon na nagkaroon ng problem yung south runway ng Taoyuan. Kaya madami daw ang flight na na-divert and madami daw yung na-cancel na flight. Nasaktuhan pa natin talaga. So yeah, anyway, it happens. Hinintay ko na yung bagahe ko tapos labas na tayo. Got our luggage. Ayan. Ang bilis talaga dito sa Terminal 1. Yung talagang advantage dito na labas na tayo. Okay, arrivals na agad, di ba? Maganda rin talaga lumipa dito sa Terminal 1, no? Sige na, labas na tayo. At magda-drive pa tayo pa uwi. Let's go. Punta na tayo sa parking lot. Parking na tayo. Punta na natin si Kioro. Nandito lang siya. Dito ko siya pinagsabay puno. Okay, he's here. Ayan siya. Ayan si Sasuke. Whew, finally. We made it. And we're finally here kay Kyoto. Ayun na yung bag natin sa likod. And hinubad ko na yung coat ko. Dahil mainit na, we're in the Philippines. So, painitin muna natin si Kyoto ng mga 5 minutes before we go. It's currently 2:09 ng umaga. Grabe no, in-expect ko talaga 10:30 lapag. So, 11:30 or 12, nasa bahay na ako. But yeah, delayed talaga. Anyway, i-end ko na rin itong vlog kasi magda-drive na lang din naman tayo pa uwi. Tapos pag-uwi, papahinga na tayo. And yeah, sana nag-enjoy kayo sa trip na ito. Ako super nag-enjoy ako. It was a short getaway sa Taipei. And nag-enjoy naman ako sa mga pinuntahan natin. Ang sasarap ng mga food na tinry natin. Although sa tourist spots, hindi tayo masyadong nakapunta ng mga tourist spots. Pero at least, diba, it's something to look forward to. Pabalik tayo ng Taipei. Gusto ko pagbalik naman natin ng Taiwan. Try natin sa Taichung. And also, gusto ko rin mag-try ng ibang Klook tour. Yung mga Yangmingshan National Park, Beito, tapos Taroko George, yung mga yan. Gusto ko rin siyang itry. Next time, magplano tayo ng maaga. Hindi yung sponti trip para maibook ko lahat ng mga activities na yon and makahanap tayo ng murang flight, ganon.
So yeah, thank you so much, fam. Sana nag-enjoy kayo sa travel vlogs na ito. And maraming salamat sa panonood. Kung umabot kayo dito sa vlog na ito, ibig sabihin, napanood nyo yung mga previous Taiwan vlogs natin. Sana nag-enjoy kayo and maging guide nyo rin if you also plan to go to Taiwan. So kung nagpa-plano rin kayo pumunta sa Taiwan, book your hotels and activities on Klook and use my code JM Bankisyo para makakuha kayo ng additional discounts. So that's it, fam. I'm going to end the vlog. Maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next vlog. Bye!